Plus News Update. Sa ating mga balita, dalawang contractors ng hindi natapos na mga proyekto sa EDSA papatawan ng multa ng Metropolitan Manila Development Authority. Init sa classrooms, hindi na kayang indahin ng mga guro sa NCR. Senate President Juan Miguel Zubiri hindi tatakbong vice-presidente sa 2028. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawang contractors ang papatawan ng multa matapos nilang mabigong tapusin ang mga proyekto sa EDSA na naging sanhi ng mabigat na trapiko simula pa kahapon. Isiniwalat ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairperson Romando Artes na base sa agreement, dapat natapos na ng dalawang contractors ang pag-aayos ng daan nitong Lunes ng umaga. Gayunpaman, 24 lamang sa 40 excavations ang natapos sa buong proyekto. Paliwanag ng contractors, nagkaroon ng delay dahil umano sa pagkakamali ng logistics schedule para sa delivery ng semento. Wala pang katiyakan kung magkano ang kabuuang multa, ngunit nakikitang sisingilin ang mga contractor ng 50,000 pesos sa bawat isa na hindi natapos na excavation. Lumabas sa isang survey na ginawa ng Alliance of Concerned Teachers o ACT National Capital Region, nakaramihan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa Metro Manila ang hindi na kayang indahin ang init sa mga classroom. Ayon sa resulta ng survey, 77% ang bumoto ng hindi matiis ang init. Samantala, 22.8% naman ang pumili ng katamtamang init. Sa mga respondent, 87% ang umamin na nakakaapekto ang init sa konsentrasyon ng mga estudyante. Giit ng ACT NCR, ang konstruksyon ng mga maayos na classroom ang siyang dapat pagtuunan ng pansin ng Department of Education o DepEd bilang sagot sa suliranin sa init. Inanunsyo ni Senate President Juan Miguel Zubiri na wala siyang balak na tumakbo sa kahit anumang posisyon sa 2028. Higit pa rito, inamin ng senador na mayroon siyang agam-agam na magretiro at tapusin ang kanyang 3 dekadang karera sa politika. Naglabas ng statement si Zubiri bilang tugon sa umano'y isang survey ng Pulse Asia kung saan isa siya sa top vice presidential candidates para sa 2028 elections. Nagpasalamat naman ang senador sa Pulse Asia sa pagkakasama ng kanyang pangalan. Gayunpaman, ayon sa Senate President, mas mabuti na kanyang klaruhin ng maaga ang kanyang mga plano sa 2028. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.